Palpak ka naman, Sister Clara. Hindi ka naman pala asintado. Hindi ako asintado? Ba't ka nalama to? Sabi ko na sabi, hindi ako asintado. Asintado ako, no? Hindi ko naman alam na si Lourdes pala yung lalabas, eh. Di ba si Veronica yung inaasahan natin lumabas? Sabi ni Imang? Hindi ko kasalanan yun. Sister Marcelina, are you okay? Kasi si Lourdes ang nasa buyan, eh. Iniisip ko lang, ano kaya maging epekto kay Lourdes? So, tingin ko wala naman. Kasi itong salaming tubig, epekto lang to sa mga peke. Si Lourdes naman, hindi naman pirated yun, original yun, eh. Walang epek sa kanya to. Oo nga. Sana. So, paano? Ano nang gagawin natin kay Veronica ngayon? Ang gagawin natin sa kanya, hindi natin siya titigilan. Dahil lalaban pa rin tayo. Di ba mga sisters? Tuloy! Tuloy ang laban! Hindi ka na! Mumisila! Ano ba nangyari? Merong tinubuan ng hindi ko alam eh! Ano ba nangyari? Lourdes! Diyos ko, inaapa siya ng lagnat! Tawagin mo si Angel! Sabi mo kumawag ng ano, ng doktor! Dali! Pre, ano yun? Parang patay ito, ah. Wakwakan dyan. Tsaka parang buntis, oh. Hindi mo sabihin, kinuha ang bata sa dyan. Sino kaya may gawa niyan? Baka mga ik-ik. Pre, tingnan mo yung hawak. Sa madre ito, ah. Tignan mo, baka may iba pang ebidensya dyan. Hanapin natin. Ano? Okay na ba kayo? Siguro. Paano siguro? Ayun ako, Teresing. Alam naman natin pareho na talagang pwedeng magbago ng isip si Antonio, eh. Ang alam ko, mahal ka ni Antonio. Magulo lang ang isipan nun. Pero sa huli, ikaw pa rin ang pipiliin nun. Hindi ko na alam, Teresa. Pag nagbago isip nun, eh talagang babalian ko siya ng braso. Ngayon ako nakakita ng ganitong klaseng sakit. Bakit po, Doc? Ano pong nangyayari sa kapatid ko? Ang dami niyang bukol sa katawan. Wala naman akong makita ng lagnat sa kanya. Pero pag hinipo mo siya, napakainit. Mainit po ang katawan niya. Parang imposible naman ho yata yun. Tapos yung temperatura niya normal. Parang, baka nagkakamali kayo, Doc. Tatlong beses ko nang inulit eh. So ano po ang dapat nating gawin? Dali natin sa ospital. Ako, Doc, sa tingin ko, hindi kayang gamutin ng sensya yung lagnat ni Miss Lourdes. Sa tingin ko, kinulam yan. Kulam? Bakit kulam? Eh, bakit hindi natin tanongin ang tatlong madre na nagsabi sa kanya na hindi kinulam? Diba, Bernadette? Ano nangyari sa mga lakad ninyo? Nasa pulis na ang mga ebidensya. At sandali na lang, malalagot na ang mga madre. Ang galing din naman ang timing ng mga madre niyan. Sa ngayon eh, nagdidelirio na si Lourdes. Dahil din sa kagagawa nila. Ha? Ano nangyari kay Lourdes? Yung salamin na dapat na isasaboy nila kay Veronica. Oh, ano nangyari? Naisaboy ba? Oo. Kay Lourdes nga lang. Naku! Naku muna, pag naisaboy yan sa taong wala namang itinatagong pagkatao, naku, ang mangyayari niyan eh, kukulo ang balat niyan. Ganun na nga niya. At ang maganda ron, yung mga madre ang may kagagawa noon, no? Sa palagay ko, eto na pagkakataon ko. Malapit na mapura sa mundo mga kontrabida sa buhay ko. Diyos ko, parang hindi mo mabuti ang kalagayan ni Lourdes at saka parang nadadagdagan yung mga bukol niya sa katawan. Kinukulam siya. Sinungaling ka, hindi siya kinukulam. Eh di ba nga yung tatlong madre kanina, sinabi siya ng kung anumang tubig yun?
Kaya naman siya nagkaganyan eh. Sinasabi mo bang magkukulang mga madre? Hindi naman sa ganon. Kaya lang naman kasi, eh yung doktor nga hindi maipaliwanag kung ano nangyayari. Eh bakit hindi na lang tayo magpatingin ng albularyo kay Ma'am Lourdes? Hindi niya kailangan ng albularyo dahil hindi naman siya kinukulang. Albularyo? It's a quack, Dr. Luke. Ano bang gagawin natin? Lourdes! Tumawag ka na ng albularyo, Angel! Sige na, ngayon din! Pumasama ko kay Aling Marta. Oo, oh, sige na, ngayon din! Nadalian niyo! Lourdes! Maliwanag na kinukulam ang iyong kapatid. Oo. Kulam ba? Bakit ho siya kinukulam? Sino kumukulam sa kanya? Huwag kayong mag-alala. Malalaman din natin kung sino ang may kagagawa nito. Pahingi ng isang maliit na planggana na may tubig. Aling Marta? Sana ako na nagtutuloy pagbintas. Sa Espiritu Santo na gabay, kapakisindihan lamang ito. Misis, may nakuha na po kami ebidensya sa lugar ng krimen na kasuluko yung kinukuha po sa crime lab. Anong ebidensya? Eh, isa pong belo. Belo po ng madre. Madre? Belo ng madre? Madre, pumatay sa anak ko! Tatlong babae. Babae? Nakaabito, mga madre. Sinasabi ko na nga, pe, makukulang mga madre na yan. Ang mga taong may kagagawa nito ay nagpapanggap lamang ng mga madre. Sila ang kumukulang sa iyong kapatid. Alam na yun ang magiging epekto kay Lourdes, eh. Ay, alam ko na bakit hindi natin itanong kay Grandma, Ma'am. Mama, mabuti pa magpunta na tayo agad kay Grandma para malaman na natin ang pangontra.
Sige na, pero, sige na. Ano? Mga aswang na nagpapanggap na madre ang pumatay sa anak ko. Ano? Mga aswang na nagpapanggap na madre? Meron bang ganon? Oo. Yung belo ng madre nakita sa bangkay ng anak ko may dugo. Ngayon lang nangyari sa lugar natin to, ah. Yun na nga eh. Nawala ng anak ko eh. Hayaan mo ba natin mangyari sa iba? Oo nga naman. Saan naman natin sila hahanapin? Natitiyak ko babalik yung mga yun dito. Aabangan natin sila. Nakakatakot naman. Delikado ba dito? Kailangan ko ng katarungan para sa anak ko. Kaya nga kinakausap ko kayong lahat eh. Para hanapin natin ang mga aswang. Oh, bago pa may mangyari uli, hanapin na natin sila. Tama. Tama. Kung ganon, kumuha tayo ng mga sulo at hanapin natin ang mga aswang. Oo, mukhang tuloy-tuloy na ang plano mo. Bakit? Nagkakagulo na. Hinahanap ang taong bayan ang mga madreng ikik. Parang pinabibilib ninyo. Ikaw lang naman kasi, Martin. Ayaw mo magtiwala sa amin. Hindi niyo naman ako masisisi. Dahil lagi kayong palpak. Ito naman. Pero sana maharap nila yung mga madre noon nang mapatay na nila. Bakit pa nila kailangan hanapin? Kung pwede naman nating ito. Oo nga naman. Ang galing-galing. Parang ipinahamak ka nila ang kanilang mga sarili. Halika na. Ano pang inaantay? Tulungan natin ang taong bahay. Halika na! Halika! Sugod mo, kapatid! Sino man kayo may kagagawa nito? Iwanan ninyo ang babae ito! Ano ang ginagawa niyo? Huwag ka mag-alala. Hindi ang babae ito ang nasasaktan, kundi ang kumukulang sa kanya. Huwag niyo kong gawin yun! Bakit? Dahil ayaw mo sila mabiso? Ayaw mong biso mga madre na sila talaga makukulam? Hindi sila magkukulam! Ano tawag mo saan? Eh, hindi naman talaga para kay Tito Lardes ang tubig na yun eh. Para sa'yo yun! O, sa inaamin mo ngayon na ako talagang kukulamin ninyo? Oo! Dahil gusto ko lumabas ng katotohanan na ikaw si Veronica! Mga kasama! Ang mga madreng aswang bahay na hahanap ninyo? Oh! Alam mo ba kung saan namin sila makikita? Oo, at ipapakita ko pa sa inyo. Baka naman pinapasakay mo lang kami. Huwag mo naman kagbiruin na ganyan. Hindi ako nagbibiro. Abangan lang natin at lalabas din sila. Bernadette, ano na naman ba ito? Nag-iimbento lang siya para hindi mabisa yung mga madre na ito taong makukulam. Hindi sila mangkukulam! Eh bakit tayo may pagpatuloy ginagawa ng albularyo? Para hindi talaga sila mabisto? Tumigil na nga kayong dalawa! Nakikiusap ko, Lourdes! Nakikiusap ko ako, huwag nilang galawan si Tito Lourdes. Ako na huhanap ng gamot para sa kanya. So dumadami na kayong makukulam? Oo. At ikaw ang isusunod ko. Bernadette! Is this true? Narinig mo naman, di ba? Talaga ba si Tasha? Oo, oo, oo! Ay, naku! Ay! Ay, naku, alam nyo? Parang ganyan yung nangyayari sa atin, ha? Parang madrama, maiyakan, pero parang tayo naman yung lumalabas na kontrabida. Bakit kayong kontrabida? Dapat bida kayo. Eh, kasi... Ano? Kasi, Grandmama, nagkamali po ako ng saboy eh. Oh. Hindi ko naman akalain na lalabas si Lourdes. Siya po ang nasabuyan ko ng salaming tubig. Ano? Opo. Ila
sagot. Eh, ano nangyari sa kanya? Eh, bigla po siyang nagkaroon ng ano eh. Nang lagnat, mataas ayun, sa lagnat. Ayun, ayun, tama. Tapos, tinubuan ng bukol. Ayun! Bukol! Tawan! Ayun! Teka muna, parang hindi naman natin talaga ito, Lola eh. Parang si Madam Aurie, hinuhulaan yung mga sasabihin natin. Ikaw, luka-luka ka talaga. Grandmama, oh, grandmama. Oo. Grandmama, joke lang. Oh, joke, ha? Pahula na lang. Mm-hmm, pero may mga kong ginaw, joke. Sige, ikaw ang majo-joke. Ay, hindi po, please. Grandmama, oh, ano gagawin ko? Oh, eh, di paano pa? Di, baliktarin niyo yung ginawa niyo doon sa salaming tubig. Baliktarin? Oo. Oh. Ay, paano ba? Sige po. Ayan yun. Sige po. Okay. Ready? Ano? Dito tayo? Dito tayo. Sige. 5, 6, 7, 8. Dagger, body, shake. Sige na, tsagalan niya. Tama, baliktad. Oo, kasama, abangan lang natin. Huwag kayong mainit. Lalabas din yung mga yan. Kasama, huwag kayong umalis. Oh, ayan na. Nakikita niyo? Ayan. Basilica de San Martin. Sabi niyo? Alam namin, Father. Nandito nagkakagawa ang mga aswang na nagpatanggap ng mga madre. Ang dami na sasabi niyo, ay tahanan ko lang Diyos. Mabuti pa magsalis kayo. Tahanan ko lang Diyos, igalang niyo. Kayo ang magbigay ng galang, Padre. Nagtatago kayo ng mga mamamatay tao. Pasok sa loob ng simbahan na ito, eh hindi natin makukuha ang mga aswang na mga madre. Pero paano tayo papasok dyan? Saan tayo dadaan?
Huwag dyan, huwag dyan. Bitaw dyan. Huwag tayo sa gilid naman. Tignan nyo.